Boteng plastik ang ikinabubuhay ng mga ngalakal na si Rowena. Hindi anya kasya para sa pamilya niya ang nasa 200 pisong kita kada araw dahil sa taas ng presyo ng bilihin, lalo na ang pagkain. Ramdam namin na mahirap ang bilihin, lalo na ang pag-ulam, bigas. Kasi kami dati nakakabili kami ng mura, yung nakakakain kami ng 4 beses, ngayon hindi na. Giit ni Rowena, hindi niya nararamdaman ang pag-unlad ng ekonomiya. Ayon kasi sa Philippine Statistics Authority, lumago ng 5.9% ang ekonomiya nitong third quarter. Mas mataas ito kaysa sa 4.3% noong second quarter. Umangat ang tatlong mahalagang economic sectors gaya ng services, industry at agriculture, forestry and fishing. This performance makes our economy the fastest among the major emerging economies in Asia. The Philippine economy continues to grow despite several major headwinds. Malaki rin ang ambag ng paggamit ng pondo ng government agencies sa paglago ng ekonomiya ayon sa Budget Department. Yan ay matapos sitahin ng gobyerno ang underspending ng ilang ahensya noong mga nagdaang buwan. Nakatulong din ang revenge spending at ang turismo. Ayon sa isang ekonomista, pero anya, posibleng bumaba na ito sa mga susunod na buwan. We saw this revenge travel. So, travel, you can see the long lines at the airport. But we're not that optimistic going forward because savings to a certain extent have been drawn down a little. Base rin sa datos ng gobyerno, bumagal sa 5% ang household expenditure o yung paggastos ng mga pamilya. Ito na ang pinakamababang household spending rate sa loob ng halos 3 taon. Within the year, it's actually going down. The last time it was lower than 5.0 was 4.8 in negative 4.8 Q1 of 2021. Sa kabila nito, umaasa ang economic team na patuloy na lalago ang ekonomiya sa mga natitirang buwan ng 2023 dahil sa paggastos ngayong Kapaskuhan. Umaasa rin si Balisaca na maabot pa ang 6% target growth rate ng gobyerno para sa buong taon. It's still doable, still within reach, but of course the challenges are there, particularly the continued external factors, the threats that come from these geopolitical tensions, and of course the domestic inflation. Ayon kay Balisacan, prioridad pa rin ang infrastructure projects at iba pang social service programs para mas mapaabot ang epekto ng paglago ng ekonomiya sa mas maraming Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.